Ito na yung pinakamang mahirap na sinasabi. And let's just, you know, address the elephant in the room. Okay? One, chamba. Accidental champion lamang si Melvin Jerusalem. He is not a legitimate champion. Ilang beses dati sinabi to dito sa sparring session sa tourney. For you to be eligible na sabihin na ikaw ay legitimate champion, at least, depensahan mo yung title mo ng isang beses. Wow. He failed to do that. And sabi mo nga, one of the reasons why he was also an underdog going into this fight, eh, kasi nga, a lot of experts thought that his second round TKO win against Taniguchi was a fluke. So, I guess the question here now, attorney, is he an accidental champion? Chamba lang nga ba na ito ay nakahawak ng world title? Well, yan po talaga ang magiging description kay Melvin, ano? Pero let's put it this way, I might be deemed an accidental champion, but I was still a world champion. Nobody can take away the legitimate belt na nakuha ko. Sapagkat ang daming boksigero dyan, buong karir nila, hindi naman naging world champion. Ako, maaaring masabi ko na sandali lang ako naging world champion, pero naging world champion ako. Kahit papano, kumita ako ng maayos. Ano? At alam naman natin, maaaring hindi naman pang long term talaga si Melvin, pero the fact na naging world champion siya, kasama na siya sa history ng Philippine boxing. Lehitimong world championship po ang nakuha ni Melvin Jerusalem. We would have wanted him to win this fight against Colasso because sabi nga natin, maraming katanungan na dapat siyang sagutin sa labang ito. Kasama na dyan yung perception ng marami na nakakuha siya ng lucky break kay Taniguchi. Yun ang isa sa mga dapat na sasagutin niya. Ano? Pero well, hindi niya nasagot. Sandali lang, marami na rin po tayo mga world champion even before Melvin na talagang hindi nagtagal sa trono. Ano, sandali lamang po, si Roberto Cruz, sandali lamang naging world champion, talo agad sa first title defense, but they are part of history. Ano, because they are really world champions. But we would have wanted a more respectable title reign. Yun sana ang gusto natin. Pero hindi na po may tatanggi, nakaukit na po ang pangalan ni Melvin Jerusalem sa listahan ng ating mga world champions. But we would have wanted a longer reign sana. Kahit one or two title defenses, not only from the financial level, para kumita siya, pero kahit papano, may mga katanungan siya masasagot. Ano? We were expecting this trip to Jerusalem to be a longer journey, hindi yung balik-balik. Anong biyahe? Ano? So we would have wanted a longer trip for Jerusalem. Pero okay na rin tayo kasi kahit papano yung bata naging world champion, millionaire, mabayaran, kumita ng decent money. Remember yung kanyang istorya, ano? Sabi nga niya, gusto ko lang naman na mapigil na yung nanay ko sa pagtatrabaho sa plantasyon, mabigyan ko siya ng sarili niyang negosyo. Yun na naman ang gusto niya kahit papano. So, hindi naman siyempre, iba naman yung mga Manny Pacquiao, iba yung mga, sa kanya, kahit pa paano, a better life is what I wanted. That's why I took up boxing. And malaki naman ang kinita niya sa labang ito. Ano, he got 75% of the $152,000 first bid. Ano, ni Oscar De La Hoya. So, that's around 6.3 million in Philippine peso. I think that's good money, you know. And abitin natin, may mga iba talaga, built for the long run. Yung kanya, gusto ko lang kahit paano, makakumita ko ng, sa boxing, mabigyan ko ng magandang buhay ng pamilya ko. And I think that ain't bad, ano? Accidental champion, yes, but still a world champion, in my opinion. Nakaukit na po ang pangalan ni Jerusalem sa listahan ng mga Filipino boxing world champions.